dahil salamat po sa ating Panginoon at ako po'y naniniwala na kakausapin po tayo ng Diyos. Simple lang. Simple lang mangusap ang Diyos. Mangungusap ang Diyos at walang iwaga at direklay na tayo po'y kakausapin ng Diyos kung tayo po'y sumasama. Tatandaan po natin na ang salita ng Diyos ay iwaga. It is a mystery. Pag sinabing iwaga, hindi bawat tao ay kahit na nababasa niya ang Biblia ay maunawaan niya. Mayroong nagbabasa na hindi nakakaunawa. Mayroon lang yung binabasa. Amen po? Kahit tayo, nung tayo po ay nag-aaral, may mga pagkakataon na binabasa natin yung ating mga aralin, pero hindi natin naunawaan. Unless na tuturuan ka ng teacher mo. Okay? Kasi meron talagang katungkulan ng isang tao. At sa paghayag ng salita ng Diyos, hindi po lahat isinuho ng Diyos. Kaya pinapasabi ng Lord lagi, mag-ingat kayo sa mga turo at mag-ingat kayo sa mga pinapakinggan ninyo. Amen po? Amen. At hindi po madali ang pagpasok sa buhay na walang hanggan. Ulitin ko, hindi po madali ang pagpasok sa buhay na walang hanggan. Sinabi ni Kristo nung siya po ay nangangarap, masikip at maluwag ang daan patungo sa kapamakan. Masikip ang daan patungo sa katotohanan sa buhay na walang hanggan. Sabi ni Kristo po yan. Kaya sabi niya, maraming tumatawag sa akin na Panginoon, Panginoon. Ngunit hindi ko sinasabi. Maraming reliyon na tumatawag sa kanya, Panginoon Diyos, Panginoon Diyos. Sabi ng Lord, layas, hindi ko kayo kilala. Ang sabi ng mga tao, nangarang kami sa iyong pangalan. Di ba, pangalan ni Jesus Christ, maraming gumagamit. Sabi niya, gumagawa kami ng himala. Di ba, gumagawa ng himala? Dami mga himala. Sabi niya, sabi nila, nagpapalayas kami ng demonyo. Kaya ang sabi ng Lord, layas, hindi ko kayo kilala. Ginagamit ang pangalan ni Lord. Nandun yung miracle ang sa isang matyos. Bakit po? Kasi hindi kayo sumusunod sa kalooban ng amang nasa lalo. Tanong, ano ba yung kalooban ng amang nasa lalo? Very basic. Ilan ang Diyos? So, ipaliwanag mo sa akin kung ano, sino ang Diyos mo? Yung Diyos na nasa Biblia, makakaiba na tayo. Amen? Kaya sabi ng Lord, wala kang relationship sa akin. Kahit tawag ka ng tawag sa akin ng Diyos, hindi kita kilala. Paano ka magkakaroon ng relationship sa Lord? Lahat ay nagkasala. Diba? Lahat sinasabi natin yan. O, anong para ng Diyos? O, ganito para ng Diyos, magsisi kayo at taligtan ang inyong mga kasalanan. Marami bang nagsisisi? Pangalawang tanong, tumatalikod ba sila o bumabalik? Ha? Yun ang mahirap. Ang gusto ng Lord, genuine repentance. Huwag mo nang balikan. Pag nagpapalayas ang demonyo ng ating Panginoon at nagpapagaling, yung mga makasalanan si Mary Magdalene, what in the act, walong espiritu ang nakasawad sa kanya, ang sabi niya, pinatawad ka na at huwag ka nang magkasala mo rin. Ano sabi niya? Umayo ka. Di ba? Pinapahayag niya. Kasi pinatawad na sila ng Lord. Kaya, hindi ganun kadali. Di ba? Kaya sabi niya, okay, magpabautis mo kayo sa pangalan ni Jesus. Magpabautis mo na kami nung bata kami. O, ito yung tanong ng Biblia. Ano yung nasa isip nila? Yung dati pa rin. Kaya mahirap pumasok sa karyahan ng Diyos. Number 3 na susi. Nagsisi, tumalikod, nabaptize sa pangalan ni Jesus, pero hindi puspos. Bakit sila naisling kanina? Huwag kayong makalala. Ano lang yan? Pampagula. Nakalala po yan. Okay? Bakit sila naisling? Kasi po, yung kapangyarihan ng Diyos, matindi. Hindi mo kaya yun. Hindi nila kaya yun. Yun ang pagbabago, yun ang encounter, ang tawag niya, personal encounter of the Holy Spirit.
yung ugali nila, yung pagkakulang, yung pagkakamali, yung kasalanan man, babaguhin sila ng ating Panginoon. At yan ang ating papag-aralan. Amen? Amen. Okay. My title this morning is entitled, my preaching this morning is entitled, Be Filled with the Holy Spirit. Okay, nakuha mo na yung unang susi. Pagsisi, tumalikod sa kasalanan. Pangalawang susi, nabautismuhan sa pangalan ni Jesus. May pangatlo pa. Kaya pag hindi mo nakuha yan, mahirap pa talagang pag-arian ng Diyos. Kaya maraming tumatawag sa kanyang Panginoon, Panginoon. Pero nakaisang susi lang. Yung iba, wala na. Tumalikod na kasi hindi nila nakayanan na tanikuran yung kasalanan. Dito ba kayo? Malinaw? O, dalawang klase yung bautismo. Bautismo sa tubig na nagbabautismo ay yung person in charge in the water baptism, and the second baptism, the baptizer of the Holy Spirit is none other than our Lord Jesus Christ. The Lord knows our heart. If you are serving God and obedient to God with reservation, then you cannot receive the Holy Spirit. Because He is the one in charge to fill up you with the Holy Spirit. Siya po ang nakakalam kung anong nasa puso. Siya po ang nakakalam kung may reservado ka sa Diyos. Siya po ang nakakalam kung tapat ka o hindi. Kaya sabi ng book of Jeremiah chapter 17 verse 9, the heart is a very deceitful above all. Ano raw ang pinakamandaraya sa lahat? Ang puso. Sino ang nakakalam nito? Diba? Kaya ang puso po ay mandaraya. Kaya sino mga dalaga rito? Nasa kamay. Mga dalaga. Mandaraya ang puso. Hindi ko umuwapo ha. Oh. Sino may asawa dito? Nasa kamay, lalaki, babae. Mandaraya din ang puso. Kaya minsan sumakagbilang bahay. Kasi mandaraya. Nung dalaga at binata, wala nang ibang ginawa yan kundi regaluhan ng regaluhan. Pero nung nagkaroon na ng problema sa kanilang pagsasama, tumatamlay na yung kanilang pagmamahalan. Dapat, ang Diyos po ay pag tayo po ay naglilingkod, wala tayong reserva. Wala akong pinapatamaan dito. Amen po. Ako mismo, habang nangangaral po, tinuturuan din po ako ng Diyos. Wala pong perfecto rito. You want to be perfect? You want to be perfect? Yes, because the Bible tells us that unless you are not perfect, even as your Father in heaven is perfect. Yes, di ba sabi niya? Magiging ganap kayo at perfecto kayo sapagkat ang inyong amang nasa langit ay ganap or perfect. Kompleto po siya. Kayo ay magiging banal sapagkat ang ama niyong nasa langit ay banal. Holiness is a process. Ang kabanalan po ay proseso. Hindi mo yan makakantan overnight. Habang ikaw ay sumusunod sa Diyos, nagiging banal ka. Pero kung nagdi-disobey mo ang ating Panginoon, hindi nalulugod ang Diyos sa iyo. Kung gusto mo na pagpalain ka ng Diyos at makukumpleto ang Diyos sa buhay mo, sumunod ka. Sabihin mo sa katabi, sumunod ka, sis. Sumunod ka ba? May sakit? May kahirapan? Peace lang. Sumunod ka lang. Makakagraduate din yung anak mo. Yung problema mo sa araw-araw na pera, sumunod ka lang. Makakarahos ka rin. Isang araw, may payapa ka na. Bakit po? May nakasunod ka eh. Pwede bang hindi ka papagpalain ng Diyos? Pangako ng Diyos yun. And verde is in your mind. Ilagay niyo po dito sa inyong mga isip. If you obey His statutes and His commandment, then God will bless you. And God cannot withhold His promises. Hindi niya pwedeng tanggihan at ibigay yung mga pangako niya kung ikaw ay sumusunod. Kaya pag sumunod ka talaga, wala magagawa ang Diyos. Kundi pangapalagay. Amen. 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 Come on. Hallelujah. We praise the Lord. We thank you, Lord. Hallelujah. Purihin ka na gina Diyos at salamat po sa iyong banal na Espiritu. Ngayon na pa po kami na kupos-pos na kagalakan.
Kanina pa pa namin nararamdaman, Panginoon, ang kalakasan. Kanina pa namin nararamdaman ang iyong mapagpapalang. Ang kagalingan, ang pagpapalang material, kapayapaan, kagalakan at kalakasan. Kanina pa, Panginoon, napakabuti mo. And bless our young children, bless our visitors from here at the altar up hanggang doon po sa labas kung saan tadalhin yung boses ko kung kahit na sino kapitbahay na makarinig. And God will open up their hearts and understand para makuha po nila yung kaliwanagan na nanggagaling sa Lord. Kaya hindi nahiwaga ang salita ng Diyos sa mga nananalig sa kanya. Malinaw, alam natin ang ating tinataha, nandun tayo sa liwanag, at pag tayo po ay nagkamali, alam natin kung tayo po ay nagkamali. Alam natin kung tayo ay nagkulang, at alam natin kung tayo po ay nagdi-disobey sa ating kaila. And now, in the book of Acts chapter 2 verse 4, anong sabi po ron? And they were all filled with the Holy Ghost, Holy Spirit po yan, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them the utterance. Bago po sila namuspos ng banal na Espiritu, matagal po yan at tinuruan sila ng ating Panginoon. 3.5 years. 3.5 years na nakalinlangan sila sa pagtuturo ng ating Panginoon. Kasama nila ang ating Panginoon sa ministry. Nakita nila kung paano magpagaling ang ating Panginoon. Lumalayas ang mga demonyo. Nakikita nila kung paano po yung patay ay mabubuhay. Kitang-kita nila sa dalawang mata nila. Kitang-kita nila yung mga himala, yung kapayapaan at kagalakan na sa kabila. Nandun sila sa gitna ng bagyo, nandun sila sa gitna ng karagatan, ang lalaki ng alon. Sumusunod ang alon sa ating Panginoon. Ang sabi niya, pumayapa ka. Pumapayapa ka alon. Hangin. Diba? Be silent. Talagang hindi naman pwede yung tumigil ang hangin at alon, pumayapa lang. Kinakalmante lang ng ating Panginoon. Kaya mga mananampalataya, sa buli na po, nag-start po ang ministry dito noong 1997. 1997, that is 23 years ago. Amen? Kaya ganun na po ang nangyayari sa mga kapatiran. Kaya nag-ibay. Akala nila ganun lang po kadali yun. Hindi po. Hindi mo basta-basta maano ang ating Panginoon. Kasi kilala niya po tayo. Kaya kung sakali man mayroong himala, mayroong pagbabago, at tumitibay ang iglesia, at yung dating iglesia po, nating structure dito, ay parang nakakalungkot, nag-peace po tayo. Pero ngayon po, kahit na papano, nakapasa tayo, may pagmamalaki na po tayo ng ating Panginoon. Na itong JCLGAA Jesus Christ Church International ay hindi na lang ito basta iglesia na tinatag ng Diyos. Ito ay totoo. Nananatiling matatag at matibay. Dahil sa inyong tulong, dahil sa inyong panalangin, dahil sa inyong mga suporta, dahil sa pagbabago at himala na nagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Hindi tayo magtatagal dito kung wala tayong nakamtanggap din pala sa ating Panginoon. Buhay pa lang, nararamdaman mo na. Nararamdaman mo na ang kagalakan. Nararamdaman mo na ang pag-ibig. Nararamdaman mo na ang pagpapatawad. Nararamdaman mo na yung nararamdaman ng iba. Sapagat galing-galing dyan. Kaya naunawaan na po natin sila. Kaya naabot natin sila at naiibig natin sila. And everybody say amen. Amen. So masaya tayo, mga mananampalataya. This is our ninth year. Bakit 9 years po na tayo? Sapagat nagkaroon po tayo ng pagkakataon na binigyan ng Lord na God entrusted to us a church that is stable na nasa ibabaw ng bato. And this church, this is the church of Jesus Christ. Even the Hades cannot prevail against it. Kahit gawa ng demonyo, hindi makakapanaig nito. Marami pong pinagdaanan ng iglesia ito. Marami po sa karamdaman, sa sakit, sa kabuhayan, sa pag-uusig. Yan po ang pinagdaanan ng iglesia.
Magiging matatag at matibay sapagkat ang iyong paglikod ang naging halimbawa po sa inyo. Amen? Amen. Kung hindi ko nakilala ang Panginoon Diyos, mas mataas pa ako sa kalabaw. Alam niyo yung nasa ibaba ng kalabaw? Ha? Sino mas malaki? Yung kalabaw o yung lalaw? Kaya pag wala ka sa loob, pag binigyan ka ng konti, binigyan ka ng konti, binigyan ka lahat ng karunungan, yung ability, mag-iiba ang pananaw mo sa buhay. You are now somebody. Pero dahil po sa pag-ibig ng Diyos, dahil po sa training ng Lord sa bawat isa sa atin, kasama mo ron, kasama mo. Tuloy lang. Okay? With the day of Pentecost was fully done. Okay? They were all in one accord in one place. Ano ang sikretos nila? Nagkaisa sila. Bago sila napuspos ng Holy Spirit, nagkaisa sila. They were all in one accord in one place. Nagkaisa pa tayo? Amen. 53 years na tayo. Ilan ang mga nawala na tupa dito sa puro? Ilan ang nabaptize? Baka may libo na. Kasama sa Victory, Binabalyan, at sa Kapublasyon. Libo na. Pero bakit kayong nananatili? Hindi ganun kadali pumasok sa buhay. Kristiyano na kayo. Nabaptize na kayo. Tumalikod na kayo. Nabubuspos na tayo ng Holy Spirit. Pero hanggang ngayon, hindi tayo nawawala ng pagsubok. Kaya mananatiling puspos ka dapat. Sapagat yan po ay pangako ng Diyos. Wala, di ba? Eh pag hindi tayo nag-iingat, ganyan po ang ating kaway. Okay? Kaya nais ng Lord na lagi tayong puspos. Dahil ito po ay pangako niya. Sinabi niya yan sa Joel chapter 2 verse 28 to 29. Ano nakalagay doon? Darating ang panahon. Okay, darating ang panahon na ano? I will pour out my spirit upon all flesh. Pag-ibasa natin. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh. And your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions. Joel chapter 2 verse 29. And also upon the servants and upon the handmaids in the days when I pour out my spirit. The true word is pour out the spirit of the Lord. Ipupuhos niya ang kanyang banal na espiritu sa lahat. Wala siyang pipiliin. Walang pinipili ang ating Diyos. Amen? Amen? Mahirap ka, mayaman ka, wala kang pinag-aralan, dukha ka, nakahandang magbigay ng ating Diyos ng napakagandang regalo. Yan ang makukumpleto sa iyo. Hindi ko itutumbas yan sa karunungan mo, sa karir mo, sa profession mo, sa pera mo, sa negosyo mo, sa pamilya mo. No one. Hindi mo kayang bayaran yan. Sapagat yan po ang pinakadakilang regalo ng Diyos sa kanyang nilikha. Kaya pag mayroon ka yan, kumpleto ka na. Amen. Sino nang puspos ng banal na espiritu? Taas ang kamay. Kumpleto ka na. Kailan dapat hindi po napabawasan yan? Dapat apaw na apaw ka. Amen? Walang iniwan yan sa baso. O, paano mo malalaman na yung baso eh, na umaapaw? Hindi naubusan. Diba? O, lalo ngayon, tag-init, ang daling mauwaw. O, madidrain. Mauwaw ka. Magkakaroon ka ng dehydration. Pag hindi ka uminom na uminom, dati 8 hours lang, ay 8 glass a day. Hindi na ngayon. Iba na ngayon. Kailangan mag-12 glasses a day ka na. O yung isa, yung iba, ano, depende yan sa structure at depende yan sa degree ng Fahrenheit or centigrade. Depende yan sa init. Amen po? O, kaya pag may init, kailangan uminom ka. Ganun din po. Pagka ikaw ay tagtuyot na, kailangan mong banal espiritu. Bakit tagtuyot?
Eh, nagko-complain ka na kay Lord eh. Ayaw mo nang makinig ng salita ng Diyos eh. Ayaw mo nang magtagal na pagpuri sa Diyos. Ayaw mo nang humayo. Hindi ka na nagiginig ng salita ng Diyos. Mababaw na ang salita ng Diyos sa iyo. Kapatid, kahit na bata ka pa sa pananampalataya, matanda ka sa pananampalataya, 5 years ka na, 10 years ka na, wala pong isintid yan. Depende yan sa ulayan mo sa Diyos. Kaya nga, sabi ng Lord, maraming nauna na siyang nahuli at maraming nahuli na siyang nauna. Ano? Gusto niyo mauna? Hindi. Gusto niyo mauna lagi? Pagsikipor sabi ng Lord eh. Tatakwal, hanapin mo muna ang karya ng Diyos at ang kanyang katwiran at ang lahat na ito ay darating ko sa iyo. Ano raw? But seek ye first. Ano yung first? Nahanapin mo. Kingdom of God. Second? Righteousness of God. Righteousness of God is not easy. It is not an overtime or years. It will take you a years as long as you live. Amen? You must be righteous. Sino negosyante rito? Ayusin mo timbangan mo. Amen? Nung nagsahur, kakapsa, ay, ang buyo, noon niya pagkasama ka niya yun. Ngayon, anak tayo ni Apo. Amen? Because we are the children of God, then we must be careful. We are not perfect. We are not perfect. We are not holy. But we are perfect in the sight of God and holy in the sight of the Lord as long as you obey Him. But if you disobey, then that's the time the sin will come in. Kailan papasok ang kasalanan sa tao? Pag nilabag mo ang utos ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. At kung gusto nyo na makuha yung pangatlong susi, mananatiling tapat, mananatiling puspos, mananatiling mainit kahit na may problema at bagyo. Kailangan isang araw kakalman diyan, sapagkat ang bagyo sa buhay o ang bagyo na literal ay hindi natatapos. Lilipas din yan. Sabi mo sa katabi, lilipas din ang problema natin, darling, kung mag-asawa kayo. Lilipas din. Sweetheart, lilipas din. Basta huwag mo lang ako palit. Pag ipanalit mo ako, abay. Kayong mga dalagang binata. Bakit kayo natawa? Parang nakakarelate kayo. Diba? Di nga mo, wala na siya pinipili. Diyan mo na. Ano sa panta servants? Servants, katulong. Anapan the handmaids, servants, katulong, in those days I will pour out my spirit. Dati kasi, ang banal na espiritu ay para sa mga Hudyo lang. Wala sa atin. Ang kaligtasan sa kanila lang. Kaya nga mapahalan tayo. Marami na ang araw na, hindi nila kilala ang Diyos ng kanya pang-araw nila. Di ba kilala natin ang Diyos natin? Amen. Oh, ilan ang Diyos? Bakit sa kanila, hindi nila may paliwanag. Iba yung ama na tinatawag ni Kristo. Pag tumawag ka ngayon sa ama, talawin ang ama. Sino yung tunay na ama na lumikha sa atin? Oh, nagutom daw yung Panginoon natin. Nagutom, totoo, nagutom. Daw ako, totoo, sabi niya, I'm thirst. Ano sabi ng Acts chapter 2 verse 36? Itong Panginoong, itong Diyos, si Kristo, ang sabi ng Bukobax, si Luke, siyang utor niya. Itong si Kristo na inyong pinako, ginawa ng Diyos ito na Panginoon. Si Kristo, si Jesus na siya pinako. Ano raw ang ginawa ng Diyos sa kanya? Panginoon. Ano pa? Kristo, Misaya, tagapagligtas. Ano pa? Ipinako sa cross. Bakit po? Hindi mo pwedeng ipako ang Diyos kasi Espiritu ang Diyos. Everybody say amen.
Eh, nag-resurrect siya eh. Nag-resurrect siya eh. Merong isa dito, galing. Dami na siyang ano. Sino yun ang Diyos mo? Hindi niya kilala. Nag-alangan mo, sino yung Diyos niya? Kapag nakapadali na event ka ngayon, sino ang tinatawag mong ama? Yung ama ni Kristo, eh di dalawa ng ama mo. Yung ama ni Kristo at yung ama pa na isa. Pero sabi ng Bible, ako lang ang makakapunta sa ama, wala na yung iba. John chapter 14 verse 6. Ano sabi niya? Hinahanap ang daan, ako ang daan. Sino sa ang daan? Si Kristo. May religion ba doon? Ako ang katotohanan. Meron bang religion doon? Sino ang katotohanan? Si Kristo. Wala nang makakapunta sa ama. Maliban kay Kristo. Kasi pag hindi ka dumaan kay Kristo, hindi ka makakapunta sa ama. Maraming dumadaan sa ama na diretso, magnanakaw ang tao ni Kristo noon. Masakit, di po ba? Dumidirekta sila sa ama. Hindi pwede. Ang sekreto para makapunta ka sa ama ay si Kristo. Asan na si Kristo ngayon? Siya ang nakaupo sa trono. Espiritu na po siya, kaya pag makita mo si Kristo ngayon, mamamatay ka. Bakit hindi namatay sila doon? Kasi siya yung larawan ng Diyos na hindi nakikita. Maliwanag? Sa Biblia po, isa lang ang Diyos. Ang everlasting Father, yung papaganak ng diri, na laki, Isaiah 9:6. Kaya maliwanag na yung ama natin ay si Kristo. Kaya sabi niya sa kanyang alaga, mas mapalad ang mga nananalig sa akin na hindi nakakita. Nakita ba natin si Kristo? Hindi tayo. Ang nakakita lang sa kanya, mga hudyo. Maliwanag na po. Kaya ngayon man nagtuturo na gano'n, mga kapatid, pag hindi ka nagpabaptay sa pangalan ni Lord, kahit na ilang bisis kay lubog, sinjun eh, siyang kaligtasan natin. Kaya sabihin mo sa iyo katabi, mapalad ka. Hallelujah! Ah, mapalad ka kasi wala nang pinipilang mo. Basta bukan yung kalooban mo, sumunod ka sa kanya. Ang pagpapala ng Diyos ay para sa lahat, hindi na lang sa Hudyo. Dati sa Hudyo lang, dati sa kautosan lang, dati kay Moses lang. Pero nung dumating si Kristo, tinapos niya na sa cross ng Kalbaryo. It is finished. Ibig sabihin, dalawang kamay. It is finished. Nag-mission na ako sa inyo. Lahat ng tao lapit. Lahat ng gustong pagpalain ng Diyos lapit. Meron na tayong access sa Diyos. Dati wala. Sa Old Testament, kailangan may hirong kang banal na tupa. O, ang daming seremonya, no? Amen? Di ba yung dati-dati tradisyon, ang daming seremonya, pagpunta mo ron, di ba? Ang dami. Meron kang ano to? Bukasan mo yung ano mo. Ngayon, direkta ka na. Ang dami tayong tinatawag noon, di ba? Pati ako, ginawang santo. Santo Domingo, di ba? Santa Teresa, di ba? Santa Inis, di ba? Nakakainis. Di na ba yung tao na Diyos? Kaya maraming Diyos-Diyosan ang tao. Minsan tayo mismo may Diyos-Diyosan tayo. Pag inibig mo ang asawa mo higit sa Diyos, Diyos-Diyosan mo yung asawa mo. Kaya nga ang number one commandment, mahalin mo ang Diyos higit sa lahat. Higit sa karir mo, higit sa katalinuhan mo, higit sa pera mo, higit sa negosyo mo, higit sa ginagawa mo. Kaya nga number one commandment dyan, mahalin mo ang iyong Diyos na iyong buong puso, kaluluwa, pag-iisip at lakas. Love Him, love God above all. Kaya nga pinigyan tayo ng Lord eh. Mahalin mo ang Diyos higit sa lahat. Pag yan ang nasunod mo, kapatid, puspos ka. Puspos ka!
Dahil pagdumal, matala sa ipan, samantala na ako. Mari, yung pananampalataya natin noon, nagdududa tayo dahil bata pa tayo sa pananalig, pero pinatatag na ang ating pananampalataya. Kahit nagbubagyo ng buwagyo, nakalitawang yung pananampalataya. At hindi ka nawawala ng pag-asa. Antindi mo, kapatid. Sabi mo, matindi ka. Huwag kayong malungkot. Okay. Kailan to dapat? Paano nangyari ito? Yung pangako yan. When? Kailan ito? O, anong sabi doon sa Acts chapter 2 verse 1? Kailangan natin ng unity. Kaysa na po tayo. Kahit na ilan lang tayo. Pero damdam mo yung init at sigla ng pananampalataya. Okay? Anong sabi dyan? Oh, sinabi ko, and when the day of Pentecost was born. Yung Pentecost yan, kapistahan, every year nakakaroon sila ng kapistahan. Did brother, every year, tapos ang pista niya kita? Oh. Naglibot pa kayo? Walang nililibot na? Kung mayroon, di ba? Noong kami, naglilibot kami yan. Sa dagat. Sa kristal po ako noon. Amen? Yan ako nakatira dyan sa malaking bahay. Sa kristal ako. Kaya alam ko po ang kasaysayan. Kahit na papaano. Alam ko ang nararamdaman ko. Mahirap din ah. Pero may hirap lang na yun din ang Diyos. And when the day of Pentecost was born, they were all in one accord in one place. Nakaisa sila ng layunin sa isang lugar. Amen po? O nakaisa sila. Noong nakaisa sila, and suddenly there came the sound from heaven. Nagkaroon ng aligaskas. Nagkaroon ng parang hangin. As of a rushing mighty wind. And it filled all the house with diversity. Oh, nakaisa sila sa isang lugar. At katapos, nagkaroon ng sound. Saan galing? Sa siapa? Heaven. Yun yung tunay na pagbabago. Verse 3. Awang ganto lang. How? Paano? Malapit na tayo. Paano lang tayo mapupuspos lagi? Okay. John chapter 3. Verse 3 to 5. 3 and 5. Okay. Nicodemus is a teacher. Isang gabi, pumunta ang ating Panginoon. Ang sabi niya, kung wala ang Diyos sa iyo, itong mga palatandaan na ito ay wala. Ang sabi ng ating Panginoon sa verse 3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Alam niyo ba lang itong papanganakan tayo? Hey, hello. Amen. Hello. How are you today? Are you okay? Hi. Are you okay, your gadgets? Are you listening in what I'm saying? Are you listening? Yes. Okay. Listen. Ano sabi ng Lord kay Nicodemus? Sabi niya, in-appreciate ni Nicodemus si Lord. Unless God is with you, itong mga wonders and signs nito bali wala. Pero sabi ng Lord, unless a man be born again, he cannot enter. Okay, may pasensya ko rito. Maliban ng tayo pag-anak na muli, he cannot see the kingdom of God. Ang sabi ni Nicodemus sa 4, okay, kingdom of God ang pinag-usapan. Sabi niya, paano ito? E malaki na ako. Ginawa niyang literal, verse 5. Sumagot si Jesus, tunay nga na sinasabi ko sa iyo. Maliban ng isang tao ay pag-anak sa tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa karya ng Diyos. Una, hindi siya makikita. Pag hindi ka nagpabaptize, hindi ka makakapasok. Yung baptism dito, water, tapos naman kayo? Amen. Nabaptize siya kayo, Jesus name? Amen. You must be born of water and Spirit. Baptism of the Spirit. Hindi ka makakapasok sa karya ng Diyos. Makikita mo na. Malalasap mo na. Pero yung pasukat, yung pagpasok, ayun na. Ang ibig sabihin na pagpaso, pag nabaptize ka ng Holy Spirit, your relationship to God is not
shallow. Hindi ba kapag your relationship to God is deeper. Nagiging malalim. Because God is your friend. In the book of John chapter 15, I am no longer you call yourself. You are now a friend of mine. You know why? Because a friend knows what his master is doing. Diba? Pagkaibigan mo, alam mo ang sikreto niya. Yung best friend mo, kahit na hindi niya sasabihin sa magulang niya, pero best friend kayo, sasabihin niya. Amen? Amen. Ganun din ang relationship natin sa Lord. Pag tayo po ay puspos at nabaptize ng Holy Spirit, you can enter into His bosom. Kahit na may bagyo pa sa Lord. Amen. Kahit na may pinagtatahanan lang, alam mo kasama mo. Siya nagbibigay ng pag-asa. Wala kang pera, pwede kang umibig. Kasi, alam mo, you walk with God. You walk in His Spirit. You are not walk by sight, but you walk by faith. Because the just shall live by faith. Okay? Pag mananampalataya ka na, nabubuhay ka na sa pananampalataya. Okay. Kaya kahit na may sakit ka pa, nabubuhay ka sa pananampalataya. Kahit na wala kang pampalamot, isang araw gagaling. Amen. Kahit na mahirap ang buhay mo, isang araw maluwag ang buhay mo. Kasi, nabubuhay ka na sa pananampalataya. Nabubuhay ka na sa pananampalataya. Di ba sabi ko, tatlong kapanganakan? Unang kapanganakan, saan ka nang galing? Sinong tatay mo, nanay mo? Yun ang unang kapanganakan. Ano sabi ng Bible? Tawag doon natural birth. Pag natural birth daw, ano sabi ng Book of Luke chapter 14 verse 1? Pag ikaw daw ay pinanganak ng babae, punong-puno ka ng kagulumihanan at ang inyong karawan ay limitado. Tila ka ba para kang nalalantang gulay o isang halaman na sariwa ngayon kinabukasan? You're fade away. Doon din yan tulad pag ikaw ay pinanganak lang sa nanay mo. Di ba lahat ng tapin ang nanay mo galing sa nanay? Number two na kapanganakan. You must be born again. Pangatlong kapanganakan. Sino yung nakakalam yung box namin dito? Ano sabi niya? Over? Ano yung overcomer? Unless you are not born of God, you are not an overcomer. Pangatlong kapanganakan niyo. Na-born again ka, puspos ka, papunta ka sa maturity, you are not born of God. Anak ka na ng Diyos. Iba yung anak ng Diyos, iba yung anak ka na ng Diyos. Ulitin ko. Iba yung anak ng Diyos, iba yung anak ka na ng Diyos. Anong pagkakaiba yung anak ka na ng Diyos? Yung anak ng Diyos, nilikha niya tayo lahat. Anak tayo ng Diyos. Nagiginapang tayo sa ulan, sa araw. Kumakain tayo sa natural resources. Masama o mabuti. Demonyo ang kanyang gawa, demonyo ang kanyang isip. Pumapatay, hold up, lahat ng kasama na sa kanya. Kakain pa rin yan. Ibig sabihin, nagiginapang sa araw lahat. Anak ng Diyos yan. Ang tawag po doon, anak ng paglikha. The sons of creation. Pangalawang kapanganakan, sons of redemption. Nandito na tayo sa door again. Amen? Nakapasok ka na, nakita mo na, kustos ka. Pagpapatuloy ka kasi born of God ka na. 1 John chapter 4, chapter 5 verse 4. You are an overcomer because you are faith in God. Because you are the sons of God. Kasi anak ka na ng Diyos. Hindi ka lang anak ng Diyos. Anak ka na ng Diyos, di ba? Pare, anak ko na yung anak ko. Eh, anak na kita talaga. Kasi isinilang ka nung kasama ko. Kaya kilala kita, anak kita. Ganun po yun. And everybody say amen. Ganun din sa pagkakilala natin sa Lord.
Kilala-kilala mo na siya, friend ka rin yan. Kaya ano man ang sekreto niya ng pagpapala, ipapahayag sa iyo. Oh. Kaya kahit na walang-wala ka ngayon, sa araw meron ka. Ha? Sino ngayon ang hindi nakakapasa ng isa? Tasa pa mo. Bumira yung tasa pa mo. Para mahirap ko na wahin. Sumunod ka lang. Isang araw, isang basa mo lang. Kasi God is with you. Hindi kayo papahiyan ng Diyos. And everybody shall praise the Lord. Palakpakan ka natin ang Lord. Okay. Tapos na tayo. Bakit kinakailangan itong mga pangako niya? Kailangan makita sa ating buhay. Okay. Why is that? Because of the fulfillment of the promise. Pag sinabing fulfillment, ginanap na niya yung kanyang pangako. I will pour out. Diba? Sa buko ba? Nung nangaral si Apostol Pedro, ginampan na niya yan. Ngayon, Matthew chapter 28 verse 10. Then said Jesus unto them, be not be afraid, go to them, my brethren, that ye may go into Galilee, and there shall be saved. Ito po nag-resurrect na siya. Unang araw ng linggo, Matthew chapter 28 verse 1. Tumalaw ang kanyang mga lalaki. Hindi siya tumalaw. Ang tumalaw si Mary Magdalene. Siya yung unang tumalaw. Sinabi niya sa kanyang mga lalaki. Sinabi, ni Kristo pinagpili niya na magkita tayo sa Galilee. Magkita pa sila ron? Eh sabi niya kay Peter, itong nag-resurrect, meron pa kayong huli? Nasa Sea of Galilee yun. Diba? Nag-resurrect ang ating Panginoon. Nagbalik si Peter sa pangingista. Kasi, nawala ulit eh. Pati si Satanas na nabuhayan eh. O, namatay yung Panginoong Diyos niyo. O, nagiging silent siya ng 3 days. Pero nung nag-resurrect, nagulat ang demonyo. Nagulat. Amen po, bakit po? Ay nabuhay eh. E tayo, pinakakawawa pag hindi nag-resurrect ang ating Panginoon. Kaya sabi mo sa katabi, hindi ka kawawa. Sis. Oo. Hindi ka kawawa. Bubuhayin ka ng Lord. Kung patay na yung bulsa mo sa salabi, bubuhayin ng Lord yan. Pagpuspos ka. Puso mo po, di ba? Puso mo po rito. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Kaya po ma-virus tayo dyan. Kasama yan. Pero mabubuhay ka pa rin. Ang buhay, kaya ang extend ng Lord dyan kung may mission ka pa. Pero pag consumisyon ka na sa Lord, away. ano sa palagay mo? Tuluyan na. Para hindi naman kasala. Tama? Ay, napakabuti ang Diyos. Alam niya yung future mo. Ay, kunin ko na ito, mabait ito. Mabait. Kaya sabi niya na, hindi na ako magpakabait kasi madali ang buhay ko. Kino na sabi? Ang dami nga nang nabaunan sa bahay. Nagkataon lang po yun. Amen? Ay, masyadong magandang mabait. Sino ang mababait dito? Okay, hindi ka na taas na kamay. Ay, mapatali kayo. Ay, sabi sa Lord, gusto mo umabal ang buhay mo? Sumunod ka sa Diyos at sumunod ka sa magulang mo. Oh, yun ang umabal ang buhay mo kasi sa bahay. Magiging mabuti ka sa kapwa mo. Anihin mo rin yun. Kaya pag nagkasakit ka, pagkasama, Lord, may mission pa ako. Alam nyo, ang pagbabalik ng Lord, kailangan, bago bumalik ang Lord, ang lahat ng leader sa buong mundo ay matuwi. Tingnan nyo yung matiktitor na mawala. And everybody say amen. Bakit? Hindi naghahanda na yung pagbabalik ng Lord eh. Ang 1,000 years of righteousness. Oh, ay ginagawa tayo matuwi ng Lord. Tayo yung sundalo ni Lord. Tayo yung inasaan ng Lord pagdating ng rapture. Tayo po yung kasamang sundalo ng Lord. Ayaw mo ba yun? Pero kung sundalo ka ng Lord, kahit nagutom ka, gugutom pa rin ito, bahay ko, umuha,
kahit konti ang halaman doon, sari-sari, bahala na. Pero sudano ka ng Diyos. Isang araw, pero mo kasama mo ang Diyos, pagdating mo, papahirin yung buha mo. Huwag ka nang lumuha. Wala lang din dito ng kuryente. Bayad ko na kasi nagliniling ako ng liwala. Libre. Pati tubig, wala na mineral water. Kasi ako mismo yung tubig mo. Pati yung prutas, ang kantino bitin. Pagkain nyo yun, yun yung pagkain na tatantiba. Nagtinis, umin nila. Nakapasa ka. Hindi ka napupunta sa security. Ay, grabe ka. Pag-grabe ko, hindi ka mamapatal. Ay, nagtinti mo. Paano ka ba naman hindi magpapuspos ng Holy Spirit? Ay, nasarap kaya. Kahit na wala kang pera na kangiti. Nakakita na kayo ng pera, na wala pera na kangiti. Ang daming problema na kangiti. Di ba may gano'n yun? Diba? Eh, normal na ba tayo? Tayo yung tunay. Kasi alam natin na Diyos kasama natin. Eh, sabi ko sa inyo, tingin natin. Oh, victory is mine. Pero kung nagit ka kay Papay. Bakit? Yung bunang sino makakapasok? Sinabi lang nagbilasa natin. Unless, a man, before again, he cannot see the kingdom. He cannot enter into the kingdom. Kaya yung pag-Kristyano, nang dalawang susi lang, ang kikita lang nila, nalalangan sa pagsamanta na pabahaw. Pero yung mga nagpapatuloy ng Lord God, puspos, pananampalataya nila, hallelujah! Sa atin yung mga, walang pambili, may pambili, puspos ako. May pera o walang pera, maglilingkod ako. May sakit o walang sakit, maglilingkod ako. Inaaway ako ni Mr., inaaway ako ni Mrs., maglilingkod ako. Hallelujah! Magpakapuspos pa rin ako. Blessed be the name of the Lord. Palapakan natin ang ating Panginoon. At sa atin niyo, sunod. And when they saw him, they worshipped him. But some doubted. And Jesus came and speak unto them, saying, all power is given unto me in heaven and on earth. Si Jesus Christ ang nagsarito. Saan tayo yung kapangyarihan ng kalangitan at kalupaan? Kanino? Kay Kristo. Yun yung ama natin. Yung ama natin, ang trono niya sa langit. Ang tuntungan niya ang lupa. Grabe. Amen? Amen. Tapos ilalagay lang nila sa kanan si Kristo. Di ba? Nasa kanan daw. Ah, ginawa mo itira ng Diyos. Espiritu ang Diyos. Isa lang ang trono pag nandun ka si Kristo ang nandun. Kaya sabi niya, I am the Alpha and the beginning and kaya sabi ng Lord, wala akong ibang kilalang Diyos. Ang mga tao, nilalagyan siya ng another Diyos. Kaya maraming Diyos-Diyos ang nagkakaroon. Pero, mapanag ka, kilala natin yung Panginoon kasi. Isinulat ng Diyos dito sa ating puso. Walang makakakuha nun. At walang magtuturo sa iyo. May isa lang, ang Panginoon Diyos. Hallelujah. Kaya yung mga kwad dito, kung managsasayaw, masarap kayo magsaya sa loob. Kasi nyo magsaya? Pagkagising sa umaga, isda ikaw ang nasapin. O isda na yan ay gagalala sa isa. Kasi Kristo, labada. Wala, mahirapan. Pagkagising mo pa lang sa umaga, Panginoong Diyos, tulungan mo. Tulungan! Mayroon magbabayad sa akin ngayon. Pag hindi ako napayaran, makakatikim siya ng mahanghang na salita. Kasi kaya ka na. Hindi ka masingilin ka. Pag pray mo, nakakasingilin ka. Kung hindi ka makasingilin, Panginoon, pagpalain mo siya. Dapat ganun. Hindi yung makakasingilin. Ha! Hey! Napangalan mo! Ilang taon na! Ilang... Parang yun na yung buhay mo. Diba? O kung ikaw naman ang singiling ngayon, sana hindi kakatol. Sabi mo wala! Ay, Kristiyano lang sinungaling. Ang galing, ano?
magamawan. At hindi kaya magmaturo. Ngayon! Last na. Palapakan natin ang Lord. Ano ang mga benepisyo nito? Pag ikaw ay napuspos ng banal na espiritu, what are the benefits to be filled with the Holy Spirit? Maybe kayo sa benepisyo, di ba? Mahilig tayo sa yoga, di ba? Pare, mga pulpis! Nandito yung national ID. Wala nang kukuha. Diretso na sa national ID ninyo. Ano, katanggap na ba kayo? Meron? Oh, ako wala pa. Ay, excited ako. Wala. Hindi. Pero lang. Narating din yun. Narating din. Wala na raw mayaman o mahirap kayo sa senior eh. Tama? May ayuda raw na magkano yun? 1,000 per month? So 20,000 din yun. Matinding maintenance din yun. Eh kung wala kang maintenance. Okay. Di ba? Mahirap, masarap. Iyala yun sa Lord. Tapos, magmumultiply yun. Ang inuuna mo si Lord, magmumultiply. 1,200 din kayo yun. Gusto nyo hindi mawalan? Gusto nyo? Yung binibag nyo, kakainin. Ha? Alam nyo yung binibag? Kung para higher, kung yung halamin. Para ganami yan. Pag itinaling mo yan, marami mo itinaling. Kanya yan, hindi yun. Ang iyo lang yan, 90% pababa. Okay? Yung 10 kanya. Kaya pababa yan, 90% like kasi may offering yan. Tides and? Offering. Saan yung offering na nakawal? Sabi nyo na ulit, sa tides and? Yung tides para sa kanya. Yung offering para sa sa'yo. Sukat mo yun. Pare, bigay ko lang. Kumita mo ng 1,000. Ang nasa puso ko, kaya mo ibigay 50. Ayun. 50. Binigay ko ng tithes ko. Yun ang offering ko, 50. Gusto niyo yung offering niyo, 50? Kumita ka ng 1,000? Kutsarita lang yun. Kutsarita rin ang babalik sa'yo. Kung gusto mo na pala babalik sa'yo, ilagay mo na yung pampala. Amen? Yun ang sukat mo. Hindi namimilit ang Lord pag sukat mo. Ang sukat niya, huwag mong dayahin. Ang sukat mo, ayun. Susungat ko lang. Hindi ko pa kaya eh. Pero yung kanya, huwag mong pag-alaman. Dumataya ka sa timbangan. Marami mataraya ng Kristiyano, di ko ba? Totoo yun. Okay? Masakit. Bakit hindi na pupuspos? Kasi po, may hindi sinusunod. If you disobey, siyempre po, hindi makakakayos sa if you didn't being able know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give Holy Spirit for those who are. Ang sabi ng Lord, pag ang anak mo humihingi ng tinapay, bibigyan mo ba siya ng bato? Pag humihingi ba siya ng game, bibigyan mo siya ng fish, bibigyan mo ba siya ng serpent? If your children ask fish, will you give him a serpent? Or if he asks you an egg, you give him a scorpion? Or if you ask your children a bread, did you give your children a stone? No. Kahit na ikaw ay salbahin na magulang, hindi mo bibigyan yung anak mo. Pag humingi siya ng binandaw, hindi mo siya bibigyan ng sundog. Diba? Nagbigyan ka ng dinagdag, dinagyan mo naman ng sundog. Kapapahamag mo. Kahit nasalbahe tayo naman, pero pag nagbabirthday, yung anak natin, nakangiti tayo, pinagandaan natin ang ulo ng kambing, diba? At nailutang natin. Ano sabi ng Lord? Kayong mga gumagawa ng masama, ba mga tao to? Nagbibigay kayo ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak? Eh, lalong-lalo na yung ama nyo nasa langit. Ano raw nabibigay niya? Ano raw? Holy Spirit. Sino pa walang Holy Spirit? Tapos?
tanda nito, guys. Di ba pangako niya yan? Yung nice lady dito, punong-puno ng Holy Spirit, umiyak hanggang doon sa upuan. Kahit tamang-tama nila yung kapayari ng Lord. John chapter 16, verse 24. Last. Until now, you have not asked anything in my name. Ask, and it shall be given. Di ba? Hanggang ngayon, hindi kayo humingi sa akin. Ang hinihingi nyo, motor, tricycle, layalay, bangka, lift. Asan yung Holy Spirit? Pinungunan nyo yung mga nakikita. Tupalo na lang po yan. Pagpuspos ka ng Holy Spirit, karir mo darating. Lambat mo darating. Bangka mo darating. Tricycle mo darating. Una bike lang, pangatlo, try bike na yan. Tatlo ng gulong mo, pang-apat. Kotse na yan, apat ng gulong. Bakit? Nakapasa ka eh. Puspos ka eh. Masaya ba kayo? Kung iba ay nantok na. Ano ba puspos ka? Parang yung apo ko na si Mati. Nagkita kami kagabi sa masa. Tawa ng tawa, nakakawala ng ako. Ngayon, mga po nyo, di ba? Pag nakita nyo, ako, nakita ko sa Facebook yung ano yun, Master Jami, ako, may Mr. Junior D. Ay, grabe. Wapo talaga. Basta sunod lang, sabi mo siya katabi, sunod lang. Until now, you have not kissed anything. Ask! That your joy? Pagka may Holy Spirit, hallelujah, Crystal Lord, hallelujah. Itang laban naman. Kahit na may nararamdaman ka na ryuma-ryuma, pagkatapos mo, wala na ryuma. Pagkatapos mo, walang laman yan, puro bariya. Pagkatapos mo, puspos ka, ako, nagyan na ng Holy Spirit. Hallelujah. Nararamdaman mo na kasama. Amen.